vida. Esa para ti. Esa para ti, comadre. Tú, mi amigo. Hola, buenas tardes. Ayan, mga amigo ko, amiga na nasa Pilipinas, nasa ang sulok ng mundo kayo. Magandang tanghali, gabi o umaga dyan. Papunta ako ngayon kala Maiga o Miga. Siya yung kauna-unahan kong kasama sa trabaho, taga Mali din. Naging regular na siya sa trabaho. Nalipat siya ng ibang warehouse. So ayan guys, dito na ako sa taxi. Starless, Maiga. Vamos antes. Vamos antes. Vamos daw muna sa after daw. Tsaka daw siya sa saludar. Bahay ni Maiga. Actually guys, umuupa lang to. Yung mga lahi niya, yung mga malian. Yan yung gusto ko talagang tulungan. Sobrang mabait naman to. Tsaka masisipag. Bahay ni Maika. Kahoy. Solo to? Ha? Dada to, hermano. So, yan guys, kasama ko na si Maika. Guys, napakainit sa bahay niya. Ang baba ng kisame, tapos kulob na kulob. Walang bintana na nakabukas. Actually, ngayon lang ako napunta dito kasi meron siyang kapatid dun sa malapit sa trabaho namin. Dun siya laging kumakain. So, hindi siya nagulo. Tuno ko sinara, Kino. Nada. Ito ko sila, Aki? Pero no mucho, no? Tu comer ahí donde buba, no? Dito ko na kita sa kanya yung umiinom ng energy drink na araw-araw. Tapos 24 hours din siya nagtatrabaho. Solo domingo tu descansar, no? Yeah. Domingo. Domingo, pero noche tu trabajo, no? Martes. Hasta martes to. Martes, solo domingo descansar, nada más. Martes, domingo. Martes, domingo. Ah, dalawang araw yung pahinga pala niya, Martes at saka Linggo. Hey, Maiga. Kuwanto pa gardenero aquí? Cada mes. Este? Sí. 30 mil? Con luz. Con luz. Guys, yung binabayaran daw niya rito, na maarkila siya sa isang maliit na kwarto na to. 30 mil. So, almost 3,000 sa pera natin. Ayan. Pero napakaliit. Tingnan nyo. Tapos, kulob na kulob. Ayan. Yan na yun. O, diba, Pasko pa sa kanya. Siko. ¿Qué es esto? ¿Este? Sí. Navidad. Navidad. ¿Por qué hay Navidad aquí? Porque no hay. ¿Por qué hay Navidad aquí? Hay. Hay mucho. Hay acá. Natawa siya eh. Bakit daw kung may Navidad dito? Meron mga... Ayan o. Kesa daw itapon. Kasi guys, yung mga Navidad na yan, galing sa warehouse namin. So, kesa daw itapon, kinukuha daw niya, inuuwi. Pero kuwanto pagar dinero para comida? Donde ahí? 20 mil. Cada mes? Solo uno vez. Ah, solo uno vez. Guys, ang ano nila kasi dito, sa pagkain, co-contribute lang sila. So, yung mga kalahi niya na malyan din, contribution sila sa pagkain, mas makakamura nga naman. Uno mes 20 mil, no? Oh.
sa isang buwan daw 20,000. So mga 2,000. Pero isang beses lang 'yun sa isang araw o kukain pa sila ng gabi tsaka tanghali or gabi lang sila nagko-contribute. Kadalasan gabi na lang sila kumakain eh. Pero magastos pa rin kasi hindi lang naman 'yun ng hindi lang naman isang beses kakain. Kaya tingin ko mahal pa din. Kasi kami, may contribution din kami sa bahay sa, na pagkain. Sila 20,000. So kami naman 60,000. So mga 6,000 pesos contribution namin. Pero yung 6,000 pesos na yun, guys, isang buwan na yun. Kasama na yung umagahan, tanghalian, hapunan. So almost the same din. Laring na triple lang kasi kumakain kami ng umagahan tsaka tanghalian, hapunan. Sila isang beses lang. So tama nga, tama, ganun. Ganun nga 'yung pagkain dito pag tinano mo pa kinumpute mo. No, Aquino. Kaya nyo nga guys, 'yung mga damit niya nilalaban pa doon pa sa may sa amin, sa lugar namin, sa puerto. Eh ibang barangay na 'to. Kaya talagang mahirap 'yung sitwasyon niya. So sa ngayon siguro guys, ang maibibigay ko lang sa kanya ay yung bayaran yung Arkila ng isang buwan sa bahay na to, and then 1 month na pagkain niya at saka yung puhunan para sa i-loading niya. So yun, at least isang buwan na siyang hindi magbabayad ng bahay, isang buwan na siyang libre sa pagkain at saka makapag-start siya ng e-loading niya. So, Maiga, eso para ti. Eso para ti como mi amigo. Dale. Sí. So, ito yung pinaka ano nila. Pinaka kusina niya. Pero di kuryente naman yung ano niya, gamit. Kaya lang talaga walang ano. Walang CR, malayo. Parang Pilipinas lang oh. May saging. Ayan. Kadalasan dito yung mga nasa may mga barangay, mga kahoy yung bahay, gawa sa kahoy. So ayan guys, dito na ako sa bahay. Pahinga lang ako saglit, balikan ko kay mamaya. Ayan guys, dahil mainit sa labas, nagagaling ko lang at nagpunta ka kila Maiga. Gawa tayo ng palamig. Palamig ba tawag doon? Ayan, milon. Talagyan ko ng gatas at saka yelo. May asukal. Tama nga, milon. Ayan. Wala lang kaming bango. Wala lang kaming pang kayod. Ayan guys, ang ating milon. And then gatas. Sarap dito, may maraming ano. Maraming gatas at saka maraming yelo. Tapos ilalagay muna sa freezer. Ayan. Sarap to, lalo na pag ganitong mainit. Mainit yung panahon. Ayan, and then sugar. So, konti lang. Ayan. And then, lagyan natin ng tubig. Ayan. Tapos, maraming yelo. Ayan guys, gabi na naman dito. Magluto tayo ng adobong pusit. Ayan. Kaya lang ito, frozen to.
Wala kasing nabibili dito na ganyan, yung maliliit na pusit. Puro frozen. Iaadobo ko. Ayan, haluan ko ng baboy. Actually, dapat dito liyempo, kaso wala akong nabiling liyempo na baboy. Ewan ko kung pag nag-aadobo kayo, hinahaluan ng baboy. Sa amin kasi sa probinsya, sa Nueva Ecija, ayan, mayroong baboy, minsan, nilagyan namin. Yung adobo pusit. Ayan, sa amin, yung adobo na pusit, maraming kamatis. Bawang. Ayan. Lagyan natin yung bawang. And then yung sibuyas. Ayan. And then yung ating kamatis. Ayan. Tuwang-tuwa kanina si Maiga o si Miga. Sabi niya, nako, salamat kasi malilibre na ako sa isang buong pagkain ko at saka sa upa ng bahay. Natanong niya sa akin, ba't daw ako tumutulong sa kanya? Tapos kinuwento ko si Mamudu, sabi ko, tinulungan ko din yon. Kilala mo ba si Mamudu? Sabi ko sa kanya. Ayan. And then yung ating soy sauce. Ayan. Alam nyo guys, yung toyo dito, yung soy sauce, nasasarapan ako kumpara sa atin. Ayan. And then yung ating suka. Ayan, then lagyan natin yung baboy. Guys, hindi ako naglalagay ng laurel sa pag may pusit. Siyempre siguro iba-iba naman tayo ng way paano iniluluto yung adobo. Pero ako, ganito yung pamamaraan ko. Yung baboy, sinasangkot siya muna. Hanggang sa, ayan, matusta. Pinapakuluan ko hanggang sa maubos yung tubig. Hanggang sa magbantika. And then guys, ilalagay ko na yung pusit. Ayan. Tinanong ko yung mga kasama ko kung sila pag nag-aadobo ng pusit, pwedeng lagyan ng baboy. Sabi nila hindi daw. Wala raw sa kanilang ganito. Pero masarap to. Try nyo. Haluan nyo ng baboy. Lalo na liyempo. Yung ihahalo nyo sa adobong pusit. Na may baboy. Sarap. Tapos nagmamantika-mantika pa. Yan. And then add tayo ng paminta. And guys, kain tayo ng adobong pusit na may baboy. Ayan. Ito ng sili. Kain tayo. Ayan guys, sinan tayo ng melon juice. Masarap sa mainit na panahon. Ayan guys, yun lang ang video ko for today. At maraming salamat sa lahat ng nanonood sa aking video. Sa mga subscriber ko, at hindi pa kayo nakapagsusubscribe sa aking channel, subscribe na kayo at nang makita nyo naman yung buhay namin dito sa Equatorial Guinea. Yan, maraming salamat sa lahat na hindi nag-i-skip ng ads, at maraming salamat din sa inyong suporta. So, taos puso po ako nagpapasalamat, at hindi ko kayo maisa-isa, pero nakakataba ng puso at napakarami nyo. So, yun lang po. At sa buhay naman ni Maiga at mga tao dito, tunay na napakahirap ng buhay.
hindi lahat ay magaan ng buhay, hindi lahat ay nakakaangat. Kaya magpatuloy lang po tayo sa buhay. At lagi po natin natandaan, sabi nga sa Bible, sa salita ng Panginoon, sa Jeremiah 29:11, that for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in the future. So kung minsan nahihirapan po tayo sa sitwasyon natin, always remember po na nandiyan po ang Lord para yung plano niya po sa atin ay maganda. Kaya lagi po tayong manalangin at lagi po nating isipin na may isang Panginoon na laging tutulong para sa atin. So yun lang po ang video ko for today. Thank you for watching. See you in my next vlog. Paalam. Adios.